500 taon na ang nakalilipas. Nagtagumpay ang mga taga-Mactan laban sa mga Espanyol at napatay nila si Fernando Magallanes sa isang labanan noong 27 ng Abril, 1521. Dahil dito, ang pinuno nilang si Lapu-Lapu ay nakilala bilang unang tumindig at nagtagumpay laban sa panghimasok ng mga Europeo sa ating bayan. Ngunit, paano ba kinilala si Lapu-Lapu sa agos ng kasaysayan? Kung tutusin, sa naratibo ni Antonio Pigafetta na mananalaysay ng Armada de Maluco o ng Magellan Elcano Expedition, ang pangalan ng pinuno ay si Lapu-Lapu. Ayon kay Carlo Amoretti, na nagbigay anotasyon sa tala ni Pigafetta noong 1800, ang C sa unahan ng pangalan ay isang pamagat ng mataas na tao. Pinaniniwala ang nagmula ito sa Sanskrit na Shri, ayon naman sa reformist ng kasamahan ni Jose Rizal sa Europa na si Trinidad H. Pardo de Tavera. Subalit, ayon sa isang historiador na nakapanayam si Juan Sebastian Elcano, si Gonzalo Fernandez de Oviedo sa kanyang Historia de las Indias noong 1557, ang pangalan ng pinuno ng Mactan ay Kalipulaco. Noong 1640, isang mistisong Chino sa Pilipinas na si Carlos Calaw, sa isang tula ng pinamagatang Que Dios le Perdone na ipinagluluksa ang pagpatay kay Magellan, ay sinasabing Diyos na ang magpapatawad sa pinuno ng Mactan na tinawag niyang Kalipulaco. Tinawag niya rin itong traidor na di na dapat pagtakahan dahil panahon ito ng mga mananakop na Espanyol. Sa katunayan, umani ng negatibong imahe ng Mactan sa loob ng 300 taon, tinawag na Punta Diablo o Enganyo o Tangway ng Kasamaan o ng Manlilinlang ang pook na sa mahabang panahon ay pinaniniwala ang pinangyarihan ng pagpatay kay Magallanes. Doon din ipinatayo ng mga Espanyol noong 1866 ang bantayog ni Magallanes gawa sa Corales ng Mactan. Ngunit si Rizal ang nagsimulang tumawag sa pinuno ng Mactan bilang si Lapu-Lapu. Makikita ito sa kanyang anotasyon sa akda ni Antonio de Morga na Sucesos de las Islas Filipinas noong 1890. Ito rin ang tawag ni Juan Luna sa pinuno ng Mactan sa kanyang alternatibong pamagat sa pintang larawan niya na La Muerte de Magallanes o Ang Kamatayan ni Magallanes. Gusto kong pamagatan itong Victoria de C. Lapu-Lapu, Iguina de los Españoles o Tagumpay ni C. Lapu-Lapu at ang Pagatas ng mga Espanyol. Sa kabila nito, nanatili ang katawagang Kalipulaco sa marami sa ating mga bayani, lalo na sa panahon ng pagtatatag ng bansa. Kalipulaco ang isa sa mga alyas ni Mariano Ponce sa pahayagang La Solidaridad sa Europa. Inudyok naman ni Emilio Jacinto ang mga kababayan na iwaglit ang kanilang takot sa mga Espanyol at gawing huwaran ang bayani ng Mactan, saan napatungo ang dugo ni Kalipulaco ang masiglang hari sa Mactan, yung pinatay niya ang lilong si Magallanes. Di yata, mga kapatid, diyatat sa inyong buhay wala nang makikita kundi hirap, galita, sakit, lumbay, dusat, kamisan. At maging sa pagpapahayag sa kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, 12 ng Hunyo, 1898, inalala ng mga bayani ng himagsikang Pilipino ang Mactan. Ang pagsalakay na sinimulan ni Hernando Magallanes sa Cebu bago siya mapatay ng hukbo ng Haring Kalipulaco sa Mactan. Noon pa man, pandila na ng mga nagtatag ng ating bansa si Lapu-Lapu bilang una sa mga nasa kapuluan na ito na tumindig laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa ating bayan. Kahit wala pang Pilipinas sa kanyang panahon, isinali na siya ng mga bumuo ng ating bansa sa kwento ng laban natin para sa ating kalayaan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na mahalaga at hindi mawawala ang kwento ni Lapu-Lapu bilang paalala na kaya nating tumindig sa sarili nating mga paa upang ipaglaban ang ating pamumuhay at ang ating dangal bilang isang bansa.